Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Min ahammi asbab at-talaq. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Una, ang mga dahilan o yung mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan ang mag-asawa. Ito po ay may 10 mga dahilan. At pangalawa, pagkatapos nating banggitin ang 10 na ito, marapat sa atin na pag-usapan ang mga lunas upang hindi o masolusyonan ang paghihiwalay ng mag-asawa. Nang sa ganun, manatiling matibay at matatag ang pagsasama ng buhay mag-asawa. Una, ang pangunahing dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, ito po yung itikhadul qarar min duni tafkirin kafin. Ito po yung pagbibigay ng desisyon nang hindi na nag-iisip, na hindi na pinag-iisipan ng maigi. Lagi natin aalalahanin, mga kapatid, na ang al-ajala minas shaytan. Ang pagmamadali ay mula sa demonyo. Kumbaga, konting away lamang, hiwalay na kagad. Nakita ka lamang ng ganito, hiwalay na kagad. Nakabasa ka lamang ng ganito, hiwalay na kagad. Na hindi mo na pinag-iisipan ang mga mangyayari sa susunod na araw. Kumbaga, desisyon ka ng desisyon. Ito ay kadalasang nangyayari sa mga babae. Ano po? Kaya nga ang desisyon ng talak ay nasa kamay ng lalaki. Ano po? Ang talak ay nasa kamay ng lalaki. Sa babae naman, at tinatawag ito na khul'ah. Yung khul'ah. At may karapatan humingi ng divorce ang babae kapag magbabanggit tayo ng mga ilan. At hindi ito yung topic natin. Pero magbanggit po tayo. Una rito, halimbawa, si lalaki hindi nagdarasal. O di kaya may bisyo siya, masama yung ugali, nananakit, maaaring makipaghingi ng divorce si babae. O di kaya hindi nagsusuporta, ano po, sinasaktan si babae, minumura, pinapahiya. O di kaya may mga ginagawang haram si lalaki na ayaw ni babae, maaari pong makipag-khul'a ang babae. Sa madaling salita, kapag ang dahilan ng babae ay katanggap-tanggap, maaari pong humingi ng divorce si babae. Ito po ay maling paniniwala ng iba nating kababayan, ng iba nating mga kapatid na Muslim, sapagkat ang paniniwala po nila, ang talak ay sa mga lalaki lamang. Kumbaga, yung babae walang karapatan humingi ng divorce. Hindi, may karapatan po silang humingi ng divorce. Ngunit kanino sila hingi ng divorce? Sa akin? Sa iyo? Hindi po. Bagkus sa mga judge o sa mga qadi na may sapat na kaalaman sa sharia. Sa madaling salita, ang paghingi ng divorce ng babae ay kailangan tanggap ng ating batas, tanggap ng sharia. Taib. So ito yung unang dahilan, yung pagbibigay ng desisyon na hindi na iniisip. Ang ajala, ito ay mula sa demonyo. Yung pagmamadali mula sa demonyo. Ano po? Yung isip ka ng isip, yung nag-desisyon ka kagad na hindi mo pinag-iisipan ng maigi. Ano po? Ang pagmamadali ay mula sa demonyo. Ngunit sa Islam, may mga bagay na minamadali. Una rito, kapag pumasok na yung oras ng sala, kailangan magsala po tayo. Pangalawa, kapag mayroon tayong bisita, marapat sa ating paglingkuran kaagad. Pangatlo, kapag tayo ay may utang, kailangan bayaran kaagad. Pang-apat, ang taong namatay, kailangan ilibing po kaagad at hindi pinagpapaliban yung paglibing. Hindi aabot ng 24 hours. Ano po? Hindi katulad sa ibang pananampalataya, yung merong panglamay, tapos merong pangsugal, may 7 days, umabot pa ng mga ilang araw, ano po, 10 days na mas matagal pa. Sa Islam, hindi umaabot ng 24 hours at kailangan ilibing na kagad ang isang namatay na Muslim. Panglima, ito po ang tauba, yung pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay nagkasala, kailangan magbalik loob ka kagad at hindi mo ito ipinagpapaliban. Pang-anim na dapat minamadali, kasama rito yung pag-aasawa sa mga kalalakihan at kababaihan. Kapag kaya ni lalaki mag-asawa, mag-asawa siya kaagad at hindi niya ito ipinagpapaliban. Partikular kapag siya ay nasa wastong gulang na at napapansin niya sa kanyang sarili na kumbaga meron siyang pagdanasa, mabilis siyang matukso at may kaya siya, wajib po sa kanya mag-asawa na at dapat siyang magmadali. So ito po yung una, mga kapatid, na dahilan kung bakit naghihiwalay mag-asawa, itikhadul qarar, yung pagbibigay yung ng isang desisyon o paggawa ng isang desisyon na hindi na pinag-iisipan o hindi na pinagpaplanuhan. Tayib. Pangalawa, adamut taghaful aniz zallat. Ito. Ano po? Adamut taghaful aniz zallat. Yung
isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Kumbaga, bawat pagkakamali, ito ah, bawat pagkakamali, lagi nang binibigyan ng pansin. Alam niyo yun? Kumbaga, lahat ng konting pagkakamalian lamang pinapalaki. Hindi na pinapalagpas eh. Kumbaga, hindi nagsasabar, hindi nagtitiis, ba't ganito ganyan. Halimbawa nito, minsan yung asawa mo is, ang halimbawa nito, yung asawa minsan, ito sa lugar ng mga ano po to, ng sa mga babae, halimbawa nito is, lagi sila nagsasalita. Kumbaga, kasi likas sa babae yung nagsasalita. Parang nagre-reklamo sila palagi. Dadak na dadak, ika nga. Kapag laging pinapansin ito ni Mister, bawat pagkakamali o si babae, konting pagkakamali laging pinapansin, maaaring magkaroon ng ano po yan, hiwalayan. Kailangan kapag maliit na bagay, huwag mo nang palikahin. Kapag tapos na yung mga nangyari, ano po, huwag mo nang balikan. Kasi gumagawa ka ng bagong pahina ng buhay ninyo mag-asawa. Bawat araw, kailangan gumagawa kayo ng dahilan, pinapatibay inyong pagsasama, pinapalakas, at gumagawa kayo ng bagong, eto nga, yung bagong buhay na kung saan kayo ay na gumagawa kayo ng paraan kung paano kayo malapit kay Allah. Hindi yung tapos na, nakaraan, ilang taon na, ilang nakalimutan na nga, nung bawat isa, tapos pinapaalala mo. Kung bawat pagkakamali ay sinasabi ng bawat isa, maaari pa maghiwalay yung mag-asawa niyan. Ano po? Yung hindi ka marunong magpalagpas, hindi ka marunong magpasensya, nakapagsalita lang ng hindi maganda, khalas, hiwalayin tayo. Ganun kaagad. Diba? O di kaya, nalate lang na uwi si lalaki, si mister, halimbawa, hiwalayin tayo. Meron lang ginawa, hiwalayin na tayo. Yung kapag maliit na bagay lang, mga kapatid, huwag palalakihin. Ano po? At hindi dapat lahat ng pagkakamali is binabanggit. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam, baka pinatawad din kasalanan ng asawa mo, yung nakaraan niya, yung nakalipas niya. Hindi mo alam, baka iniyak ka na yan ng asawa mo, sa bawat sujud niya, iniiyak niya, nagsisisi siya, tapos ikaw, lagi mong binabalik-balikan. Allah alam saan. Kaya yung mga pagkakamali na nakalipas na, yung mga pagkakasala, dapat pinapalagpas na yun. Hindi na binabalik-balikan. Ito po yung pangalawa. Yung pangatlong dahilan, adamun nazar ila al-maktuba. Ito, napaka-importante na ito. Sa Islam, bakit pinapahintulutan na tignan ni lalaki ang kanyang babae na mapakasalan? Sunna po ito. At obligado ito at karapatan ni lalaki. Kapag mamamanikan siya, dapat niya makita si babae. Siguro, parang yung mga viewers natin dito, parang ano, magtataka, paano titignan? Sa Islam po kasi, wajib takpan ni babae ang kanyang mukha. Wajib talaga yung niqab. Fi arjahil qawlil ulama, ano po? Ang pagtakip ng babae ng mukha is wajib. Ngayon, may mga sandali na ang babae na maaaring makita ni lalaki kapag si lalaki ay mamamanikan. Mamamanikan at kakausapin yung tatay ng babae, gusto ko pong pakasalan ang inyong anak. O di kaya kung wala ng tatay, yung babae is sa lolo o sa kapatid niya, hihingi ng paintulot na makita niya ang kanyang gustong pakasalan na babae. Ano po? So, sa sandaling ito, titignan ni lalaki sa bahay nila na may kasamang mahram, si babae, titignan ang kanyang itsura. At sabi pa ng ibang ulama, maaaring makita ang kanyang buhok. At sinasabi rin yung tawag rito, kung meron bang kapintasan ng kanyang katawan, maaari pong malaman ito ni lalaki. Dahil karapatan niya ito. Sapagkat, minsan, kapag ito, may mga kaganapan na ganito nangyari, particular sa Pilipinas, yung mga masyadong panatiko ng Islam, maganda yung ganun. Wallahi, mga kapatid, sa Islam, ang gusto natin, maging relihiyoso tayo. Sumunod sa Quran, sa Sunnah. Ngunit, kailangan yung pagsunod natin is may kaalaman. May kaalaman tayo. May mga lalaki na sinasabi nila, niqabi siya, mutanakiba, gusto ko ng pakasalan yan, buo na yung loob kong pakasalan niya. Wala siyang pakialam, mga kapatid, kung ano yung itsura niya. Pero kapag nakita niya yung itsura, after ng kasal, may kapintasan pala, ganito ganyan, ano po, sa meron siyang hindi nagustuhan sa kanyang itsura, sa kanyang katawan, ano yung mangyari? Gusto niya na kaagad hiwalayan. Parang pinakasalan niya si babae, hindi dahil sa kanyang relihiyon na kanyang sinasabi na si babae ay mutanakiba, relihiyosa, may takot kay Allah. Hiniwalay niya si babae dahil sa itsura na kanyang nakita. Kaya mali ito.
Sa Islam, sunna na wajib sa'yo, lalaki, na dapat makita ang mapapakasalan mo. Yung kanyang itsura. Kaya nga, inobliga ang, kumbaga, para saan pa yung pagtingin ng lalaki sa kanyang papakasalan kung hindi wajib ang niqab. So, yung pagtakip ng muka, malalaman natin dito na wajib. Wajib po ang pagtakip ng muka. Ngunit sa oras na mamanikan, pupunta si lalaki sa bahay ni babae para mag khitba, sunna sa kanya, kumbaga wajib sa kanya na tumingin, kumbaga dapat niya makita ang karapatan ni babae. So dapat ito sa mga kalakihan, no, na gusto mag-asawa, dapat po natin makita ang ating mga anak, dapat po natin makita ang ako, halimbawa ikaw, sa lahat ng lalaki na gustong mamanikan, dapat po natin makita yung mga babae na gustong pakasalan. Sana po maliwanag ito. Hindi yung sabi mo sapat na ni Kabiya, mashallah, sa ulo yung buong Quran, nagsasalan naman sa isang araw, mapagbigay, nagtatahajud palagi, gabi-gabi. Subhanallah. Tapos after ng kasal, makikita mo yung itsura niya, meron ka palang hindi nagustuhan, lahat ng binanggit mong kabutihan is nawala. Kung ganun, pinakasalan mo siya, hindi dahil sa kanyang relihiyon, bagkus sa kanyang itsura. Ang sabi ni Imam Ahmad, rahimahullah, kapag meron kang gustong pakasalan na babae, ang unang titignan mo, no, yung itsura. Ang unang itatanong mo yung itsura. Kamusta yung itsura niya? Maganda ba siya? Ganito, ganyan. Pag nagustuhan mo, okay, tanong mo yung pangalawa, kamusta yung relihiyon niya? May takot siya kay Allah, nagsasala. Mashallah, pakasalan mo. Kasi namamanikan ka na. Kapag tinanong mo naman, kamusta yung relihiyon niya? Ang una mong tinanong, kamusta yung relihiyon niya? Mashallah, niqabiya siya, nagbabasa ng Quran, memorize yung buong banal na Quran, nagtatahajud, nagda'wa, nagguturo. Tapos, ano yung itsura niya? Eh, nalaman mong hindi maganda, parang tatalikod, atras ka bigla. So, ang dahilan, yung una, tinanong mo yung ganda, mashallah, maganda, tapos tinanong mo yung relihiyon, angkop din sa kagustuhan mo, may takot kay Allah, pinakasalan mo siya. Yung pangalawa, tinanong mo, ang unang tinanong mo, yung kanyang relihiyon, mashallah, mutanakiba sa uli yung buong banal na Quran, nagdadawa, naguturo, tapos nakita mo itsura, hindi mo nagustuhan, hindi ka nabighani, bigla kang atras sa kasal. So, ang dahilan kung bakit ka tumanggi, hindi sa kanyang relihiyon. Hindi dahil sa kanyang, hindi sa relihiyon. Nagsasala naman siya, mutanakiba naman siya, pero nung nakita mo itsura niya, tinanggihan mo siya. Kaya ang dahilan kung bakit mo siya, ang dahilan kung bakit mo siya tinanggihan, dahil saan? Dahil sa kanyang itsura. Nakakatakot ito, mga kapatid, no? Kaya sa atin pong lahat, kung meron tayong gustong pakasalan, dapat mamanikan at titignan ang babae, at pagkatapos tanungin ang kanilang pananampalataya, ano po, at tignan sila. Kailangan magkaroon, mamangha ka sa kanya. Dahil nga ang pagtingin sa babae, meron ding hadith, bakit di mo tinignan? Dapat mong tignan ang babae na iyong papakasalan, na sa ganun manatiling matibay ang inyong pagsasama. Sana po maliwanag ito. Kaya may mga babae naman na kumbaga masyadong big deal sa kanila yung sasabihin nila na nakanikab ako, mutanakiba ako, ayaw magpakita sa kanyang papakasalan. Mali yun, mga kapatid, mga sisters. Kapag may namanigan sa inyong bahay, magpakita po kayo. Kapag magustuhan ka, alhamdulillah. Kung hindi ka magustuhan, alhamdulillah. May darating at may plano sa iyo para si Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po malino yon. Yung pangatlong dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan is yung hindi tumingin si lalaki sa kanyang papakasalan. Yung pang-apat, yung palaging nag-aaway. Eto, kapag laging nag-aaway si babae at si lalaki, asahan mo na maghihiwalay at maghihiwalayan sila. Lalo na kung wala nagpapatalo, lalo na kung wala nagpapakumbaba. Eto, i-share ko lamang yung napanood kong lecture ni Sheikh Aidil Qarni. Sabi niya, kapag nag-away ang mag-asawa, ang lalaki, babae. Eto po, kapag nag-away, kapag dumating sa punto nag-away kayo, kumbaga may pag-away na at mahal mo siyempre yung asawang babae, gagawin mo kagad, sasabihin mo kagad, klas, mali ako, suko ako, no, pagpasensyahan mo na ako, ako yung nagkamali, nagawa ko ito at hindi ko na ulitin ito. Umamin ka na kagad, ito yung sabi ni Sheikh Aidil Qarni. Nang sa ganun, ay huminto na. Kasi nga, kung makipagtalo ka, hindi magpapatalo yan yung babae. No? Yan yung tabian nila. Kumbaga, normal sa kanila yan, likas sa kanila yan. Kaya ikaw na lang magpakumbaba.
na lalaki. Ano po? Pero hindi ibig sabihin nagpakumbaba ka is tama sila at mali ka na. Ang gusto mo lamang ay huminto na yung gulo o yung away. O di kaya umalis ka ng inyong tahanan at huwag ka na magsalita. Huwag mo nang papatulan. Ito yung sinasabi ng sabi ni Sheikh Al-Qarni. Huwag mo nang papatulan. Tayib. At yung pang-anim, pang-lima, yung pang-lima, as-silbiya fi isti'mal wasa'il tawasul. Ito yung lagi kang negatibo sa pagsasalita, negatibo sa pakitungo sa iyong asawa. Kumbaga laging puro negative. Hindi ka nagiging positibo sa iyong asawa. Ano po? Kaya kung palaging negatibo ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga iniisip sa kanya o yung pakipag-ugnayan mo sa kanya, asahan mo na darating sa punto na kayo ay maghihiwalay. Kailangan, ano nga, think positive palagi. Pag may gusto ang asawa mo, suportahan mo. Lalo na kung ito ay may ugnayan sa pananampalataya. Gusto mag-aral sa Islam, suportahan mo. Pero kung mag-aaral sa Islam si babae at yung pupuntahan niya naman puro chismosa, pagbawala mo siya. Siyempre, yung mga kasama niya chismosa, huwag mo siyang suportahan doon. Gusto mag-business ng asawa mo, suportahan mo siya. Kailangan think positive. Maging positibo tayo sa bawat isa, sa pakitungo sa bawat isa. Huwag puro negative. Kasi si Propeta Muhammad SAW, yuhibbul faal. Gusto at minamahal ni Propeta Muhammad SAW yung laging nag-iisip ng mabuti. At yung pang-anim, da'ful tafahum bayna zawjin. Ito, mahina yung pag-uunawaan sa bawat isa. Ang marapat sa mag-asawa, mga kapatid sa Islam, dapat laging pinapalawak yung pag-intindi, yung pag-unawa. Masha Allah, ang sabi nga sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kababaihan na kisahatul akal. Kumbaga kulang sa may hindi ganap yung pag-iisip ng mga kababaihan, pero kapag sila may takot kay Allah, sumasampalataya kay Allah, laging maunawain, laging maintindihin sa kanyang asawa. Napakaswerte ni lalaki kapag ganito ang kanyang asawa. Yung bawat kilos, yung bawat sinasabi ng asawa ay iniintindi ni babae, jackpot si lalaki kapag may ganito siyang asawa. At ganoon din dapat si lalaki. Lagi niyang lawakan ang pag-iisip ng mabuti at pag-uunawa sa kanyang asawa. Dahil kapag nawala na yung tiwala sa bawat isa, yung pag-intindi sa bawat isa, kapag mahina na ito, hindi mo inuunawaan yung asawa mo, hindi mo iniintindi, ang mangyayari po niyan, hiwalay talaga. Taib. At yung pangpito, da'ful hiwar bainahuma. Mahina yung pag-uusap. Kumbaga, sa bahay, puro cellphone, puro TV, puro lakwatsa, si lalaki nasa trabaho, si babae nasa galaan, nasa barkada, ganito ganyan. Kumbaga walang mahina yung ano nila, yung pag-uusap. Hindi sila lagi nagkasama. Bagamat mag-asawa sila pero lagi nasa labas. Alam niyo 'yun. Kapag ganito yung buhay ng mag-asawa, asahan mo na maghihiwalay yung dalawa na 'yan. Busy palagi sa dunya, busy sa mundo. Pero kung busy sila sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala namang problema ron. Particular sa pag-aaral sa Islam, pagbabasa ng banal na Quran. At yung pang-anim pala yun. Yung pang-pito, mga kapatid, ito yung pang-pito at taswif fi halil mushkila. Yung pagpapaliban sa pag-ayos ng problema. Laging pinagpapaliban yung pag-ayos ng problema. May problema ngayong araw, nag-away sila. So, yung plano ng bawat isa is aayusin nilang kanilang problema next week o kaya next month na lang. Hayaan mo na, pinagpapaliban nila. Pinagpapaliban nila yung problema. Hindi kagad binibigyan ng solusyon ng kanilang problema. Taswif. Ang taswif minasyaitan, mga kapatid. Ano po? Yung taswif minas shaitan, yung pagpapaliban ito ay mula sa demonyo. Ganun din sa pag-aaral, bukas na ako magre-review. Magre-review ako next week na lang. Magre-review na lang ako sa bago mag-exam. Hanggat dumating yung exam, hindi siya nakapag-review na maigi. Tapos, nung mag-exam na, bagsak. Kaya kung magkaroon, kung may problema mga kapatid, huwag ipagpapaliban. Bigyan kaagad ng solusyon. Nang sa ganun, hindi lumaki. At maging maayos kaagad ang pagsasama ng mag-asawa. Dahil ulitin natin, at taswif, yung pagpapaliban, ito ay mula sa demonyo.
Ganon din yung tauba, gusto magbalik loob ng tao kay Allah, gusto magtauba, sasabihin niya sa kanyang sarili, magbabalik loob na lamang ako kay Allah, magtatauba na lamang ako, iiwan ko yung mga kasalanan, magsisisi ako sa aking kasalanan sa buwan ng Ramadan. Hindi naabutan ng Ramadan, namatay siya. O di kaya magtatauba na lang ako sa araw ng Hajj kapag kapag haji na ako. Ano po? Hindi na kapag Hajj, direkta ng kamatayan. So ganito rin, kailan mo ayusin yung problema ninyo mag-asawa pag hiwalay na kayo? Huwag. Hanggat may pagkakataon, nag-away kayo ngayon, bago kayo matulog, dapat bigyan nyo ng solusyon ang buhay mag-asawa. At mas maganda po kung ang lagi nagpapakumbaba talaga is yung babae. Ang babae lagi nagpapakumbaba. Dahil kung ang lalaki may takot kay Allah, hihinto yan, kakalma yan. Kasi asawa niya yun eh. Asawa niya yun. Nanay ng kanyang mga anak at nagpakumbaba si babae. At si lalaki, kumbaga lalaki yan eh, laging nangingibabaw. Dahil nga, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, law kuntu amiran an yasjuda li ahadin, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Kung ako lamang ika ay may karapatan na magpatirapa, magsujud ang isang tao, nautusan ko na ang babae na magsujud sa kanyang asawa. Kaya kapag ang una magpapakumbaba sa away mag-asawa is yung babae, inshallah madaling masusolusyonan ang buhay mag-asawa. Ang madaling masusolusyonan ang problema ng bawat isa. At yung ikasyam, ito al-hayat al-mutrifa fil usra. Yung lagi nagpapakasaya, laging enjoy. Alam niyo, labas na labas, ganito ganyan. Malayo sa pagbabasa ng Quran, malayo sa ibada, malayo sa pagtuturo kay Allah. Puro pagpapakasaya. Labas ganito, labas ganyan. Dunya, sa madaling salita. Kapag puro dunya kayo, mga kapatid sa Islam, yung buhay mag-asawa, tapos bawat lakad nila, pinipicture nila, yung dunya na pinupuntahan nila, labas ng labas, sa ibang bansa, imbis na pumunta sa Makkah, sa Madina, kung saan-saan lugar pumupunta, Allahu Akbar. Kapag puro pagpapakasaya sa buhay mag-asawa, tandaan mo, hindi magtatagal yan. At yung ikasampo, da'ful qiyam bil wajibat. Ito. At ito yung pinaka-importante. Yung hindi ibinibigay ang karapatan ng bawat isa. Kapag hindi mo binigay ang karapatan ng iyong asawa, asahan mo na ang resulta po niyan is ang ay hiwalayan. Ano po? Ang bunga ng hindi pagbibigay ng karapatan ng bawat isa ay hiwalayan. Taib, ngayon naman, babanggitin natin al-ilaj. Ito po yung mga lunas sa ating nabanggit. Babanggitin natin ng mabilisan, ano po? Ang una po ay ang pag-iisip ng maigi bago mag-desisyon ng divorce. Kailangan mag-isip ng maigi. Para. Salamat lang. Salamat lang. Salamat lang. Alhamdulillah. Kaya pala kay Muhammad. Alhamdulillah. Salim. Oh. Assalamu alaikum. Salamat, salamat. Ito yung mga nag-memorize ng Quran, alhamdulillah. Minan, oh, usla. Ada ba't mubashir? Ito, muna ba't mubashir? Ada Facebook. Ate, eh, siya sa mga na? Ada Facebook, tapos Facebook. Andok Facebook. Kahalap? Yes, lah. Sandali lamang po, no? Okay, balikan natin. Ang una, ay yung mga bata po kasi, nagsasalam sila. Yung mga nag-memorize ng Quran. Okay, ang pangunahing dahilan o ang unang dahilan upang mabigyan ng solusyon ang hiwalay mag-asawa. Ito yung unang lunas. Bago ka magbigay ng desisyon, kapatid, kailangan mag-isip ka muna kung ano yung mangyayari after ng talak. Ano yung mangyayari after manghiwalay yung asawa mo? Dapat mong pag-isipan ng maigi. Ano mangyayari sa inyong mga anak? O di kaya yung asawa mo, kapag hiwalay mo siya, baka makapag-asawa ng masamang ugali. Sasaktan lamang yung nanay ng iyong mga anak. Ano po, aapihin lamang, lulukohin lamang. Kaya mag-isip ka maigi, kapatid, bago mo hiwalay ng iyong asawa. Kasi kawawa siya. O di kaya mapariwara ang kanyang buhay, lalo kung balik Islam siya, baka tumalikod siya sa pagiging isang Muslim. Kaya ang dapat sa isang Muslim na lalaki, pinag-iisipan niya yung kahihinat na ng kanyang desisyon. Kung ano yung mangyari bukas bago hiwalay ng kanyang asawa. Kailangan mag-isip ng maigi, mag-isip ka ng 100 times at mag-istikhar ka bago mo hiwalay ng iyong asawa. Kasi nga, nanay siya ng iyong mga anak. Di ba? O di kaya makapag-asawa siya ng masamang lalaki, sasaktan siya, aapihin siya, ikaw, di mo siya sinaktan,
Tapos makapag-asawa siya, sasaktan siya. Di ba? Papahirapan siya. Gagawin siyang alila. Papahiyain siya sa madla. So, kung hindi mo siya hiniwala yung sabihin mo, sana hindi ganyan yung nangyari. Kaya, magsabar tayo mga kapatid sa bawat isa unang-una at pag-isipan ng maigi ng 100 times ang desisyon bago hiwalayan ang bawat panic mula sa side ng babae at side ng lalaki. Pangalawang dahilan na lunas upang hindi magkahiwalay ang mag-asawa, ziyaratul lijanul islah lilhal. Ito, napaka-importante na ito mga kapatid. Allahu Akbar. Napakahalaga nito sa buhay mag-asawa kapag meron silang problema. Bibisita kayo sa isang ito yung mga tao na may otoridad upang ayusin ang buhay mag-asawa. Kumbaga, ang kapag may problema, kapag nag-aaway kayo mag-asawa, hindi divorce, hindi hiwalayan ang solusyon. Ano po? Ayusin muna. Ayusin. At pupunta kayo, kailangan yung mga sa mga nakapag-aral, hindi kung kani-kanino lamang. May mga tao ngayon, mga kapatid, subhanallah, yung bawat isa, tanong ng tanong kung kani-kanino. Kesyo, kilala sa Facebook, sikat sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa anumang yan, sa social media, na wala namang kaalaman talaga, walang kaalaman sa Sharia. Pero dahil sikat siya, pupunta ron, hingi ng advice, ano yung ma-advice mo sa akin, ano yung mapapayo mo, wag. Wallahi, pagtakpan mo yung asawa mo, aib, kapatid na Muslim, lalaki ka man o babae, aib. Pagtakpan mo yung asawa mo, pumunta ka sa mga may otoridad o kaya yung mga may kaalaman. At kapag makapagtanong ka na, huwag ka na magtatanong sa iba uli. Kasi asawa mo yan eh, pagtakpan mo. O di kaya ang gagawin mo, magtanong ka at gumamit ka ng ibang pangalan. Hindi yung babanggitin mo yung kahiyan ng asawa mo. Ano po, napakahalaga na ito mga kapatid. Yung pangalawa, yung pupunta ka sa mga tao na pinag-aayos ang buha, ang mag-asawa at hindi pinaghihiwalay. May mga tao ngayon, Allahul Musta'an, pumupunta sa mga, kapag pupunta sa kanila yung babae, dahil may problema sa kanyang asawa, ang sasabihin ka agad ng lalaki, hiwalay mo na yan, yung kanyang pinagtanungan. O di kaya yung kaibigan na babae, hiwalay mo na yan, sis, maganda ka, sis. Diba? O di kaya, tapos yung plano ng ano, ng lalaki, maganda kasi yung babae, gusto niyang pakasalan after ng talak. O si babae naman, kaya siya gustong pakasalan, kasi gusto niya rin yung lalaki. O di kaya chismosa kasi yung babae, at naiinggit sa babae, ano po, kaya gusto niya maghiwalay na lamang siya at para may karamay siya na single mom. So, Allahul Musta'an. Kaya sa mga lalaki at sa mga babae, kapag may problema kayo mag-asawa, ang unang pupuntahan ninyo yung mga tao o yung tao na may kaalaman na kung saan pinag-aayos ang buhay mag-asawa, hindi pinaghihiwalay. At syempre, may mga kaalaman sila sa Islam. At ito yung mga, kung mayroon tayong mga nanonood sa live sa atin, ng live natin at nagtatanong sa atin tungkol sa buhay mag-asawa, alam po nila na hindi ko sinasagot ang kanilang mga katanungan at hindi ako nagbibigay ng fatwa kasi ayokong makasira ng buhay pamilya. Ano po? At kailangan marinig ko yung bawat panig kung hihingi man silang advice. Advice lamang, no? Hindi hatol. Advice lamang. So, kailangan marinig ko yung bawat panig. At yung pangatlo, i-atiraf ko la zawjain bikatae. Ito, subhanallah, dapat ito alam ng bawat isa. Ang pag-amin ng bawat isa sa kanyang kasalanan. Nagkasala ka, brother, nagkasala ka, sister, kailangan umamin ka. Hindi yung nagkasala ka na, ayaw mong aamin sa iyong pagkakamali. So, Allahul Musta'an, kapag hindi umamin ang bawat isa sa kanilang pagkakamali, asahan mo na divorce ang magiging sunod na mangyayari. Kasi kailangan umamin sa pagkakamali at kailangan kapag umamin, hindi na ulitin at magpakumbaba ang bawat isa. Kabilang rin sa mga dahilan upang maiwasan ang hiwalayan, yung al-ihtiram. Yung Sam. Eh, bade siya. Mungkin bada bada trust na kayo. Taib. Taib. So, ito po mga kapatid, yung kabilang sa dapat gawin ng mag-asawa upang masolusyonan yung hiwalayan, al-ihtiram. Yung galangin ang bawat isa. Galangin yung nangyayari. Kailangan meron pong paggalang sa bawat isa. Galangin mo yung gusto niya. Respetuhin mo ang kanyang desisyon. Kailangan meron po niyan mga kapatid sa Islam. At kabilang rin dito, adamul ikraq fi wasail tawasul. Yung hindi ka laging busy sa social media.
Kasi kapag o di kaya sa paggamit ng internet, ano po, yung dunya, kapag lagi kang nanonood ng TV, nanonood ng ganito-ganyan, busy ka sa cellphone mo, ang mangyari po niyan, hiwalayan na. May case po rito sa Saudi Arabia, nakipaghiwalay si lalaki at babae dahil saan? Dahil nakipaghiwalay si lalaki dahil hiniwalay... Alaykum salam wa rahmatullah. Hiniwalayan niya yung asawa niyang babae dahil yung asawa niya, ano po? Wait lang po mga kapatid. Dumating na yung mga inaano natin. Subhanallah. So hindi na natin papahabain. Yung huwag ka magpalalim kapatid sa paggamit ng cellphone, panonood ng TV, panonood ng sine o ano man yan. Kapag nabisi ka dyan, tandaan mo na ang solusyon yan, ang bunga yan ay hiwalayan. At kabilang sa mga dahilan upang masolusyonan ang hiwalayan, kailangan gamitin palagi yung pag-iisip at ang laging nangibabaw yung Quran at Sunnah. Ano po? Quran at Sunnah at hindi ating mga emosyon. Kung ano yung tama, ito yung susundin natin. Kung ano yung nakalagay sa Quran at sa Sunnah, ito yung susundin natin. At kabilang sa mga dahilan upang masolusyonan ito, ang pag-iwas sa galit. Kailangan di ka laging galit. Babae o babae. Lalaki man o babae. Dayib. At kailangan huwag subaybayan yung magiging jasus ka. Lagi mong naghahanap ka ng kamalian sa bawat isa. Kailangan iwasan yung ganitong bagay. At kabilang rin sa mga dahilan, yung alam mo ang para masolusyonan yung talak, alam mo yung karapatan ng bawat isa. At isa buhay yung karapatan ng bawat isa. So hanggang dito lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At maalis kung medyo makulit yung mga bata. Khalid, yalla yalla, erkabo, erkabo. Khalid. Ayun mo Saad. Khalid. Ayun mo Saad. Sabi esta. Khalid, tanse. Saad, sara mo Saad. Lagay mo nga dyan Saad. Lagay mo nga mo Saad. Yalla yalla. Abo. Yun na lamang mga kapatid. So, salam muna kay mo Saad dito. Salam. Saad. Salam alaikum. Saad. Mashallah. Ito, Indonesian. Si Musaad ay Filipino. Anong kinawa Musaad? Malunggay. Ah, malunggay. Mashallah, mashallah. Wala rin yung kinawa. Ako yung masatihin. Ay, hindi suara. Ha? Taka lang, bilugan English yun eh. Indonesia. From Depok, Indonesia. Ada fi wahid min Indonesia. Hey, kul Indonesia, Indonesia takalam. Apa kabar? Apa kabar, Rogairo? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Wahid, wahid. Yusuf, Yusuf. Yalla, ikra surat an-naba. Ikra surat an-naba. Tabis. Ya Hamzah. Aywa. Tamur alayna min mahal tamimi. وين هذا تميمي؟ وين هذا تميمي؟ ما أعرف تميمي. يسار. أيوة. يمين الآن. يسار. شباب اقرأوا سورة الفاتحة. يلا يا ولد. يا ولد. لا لا سورة النبأ. سورة النبأ. Surat An-Naba. Bye.
وجعلنا سراجا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ما الفصل خلاص شيخ في أبرد خلفه أفتح خلف لا دقيقة أي نعم يلا سلموا السلام عليكم ورحمة الله مساعد سلم مساعد طيب طيب ابشر وين يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته